Gandang morning po sa lahat. Kumusta po kayo? Panigahang araw na naman. Tatapos lang namin mamalengke. Pinamalengke namin. Ito, pagkain lang ng mga ano, alaga. Saka na yung pagkain ng tao. Ayan o. Tapos na silang kumain. Malakas pa silang kumain sa amin. So, gagawin natin ngayon, itutuloy natin yung mga kawayan na gagamitin yung mga materyales para sa bahay kubo. Ito yung mga materyales, mga kawayan. Naiunat ko na yung iba. Yan, puro mga diretso na yan. Dati, grabe, mga baloktot. Ngayon, ayos na. So, itutuloy natin. Tapos, yung mga pako. Ito. Mga pako, tsaka mga tarobo. Ito yung mga gagawin natin ngayon. Ito, kulang pa ito. Mga 10 piraso ang kailangan natin dito eh. Ilan pa lang nagagawa ko? 4 pa lang. Tapos yung mga pako ito, maraming kailangan nito. Ito muna yung gagawin ko. Tsaka ito. Yun. Mga pala yung hagdan natin oh. Inano ko dito para matuyo-tuyo. Ang ganda oh. Kung gusto nyo nga palang umorder nito, maraming mga gumagawa nito dito sa amin. Ang presyo nito, pagkakaalam ko ay 200 yata dati, 200 per step. So kung 7 step to times 200, di 1,400. Ganun. Pag umahaba, plus 200 kada step. Sulit naman to. Ito lang nagdadala dyan, yung big kiss ng alambre na to. Gamitin to sa mga bahay, yung ganito kahaba. Kung pangbubong, dapat mga siyam na baitang mga pambubong. Ito, hindi abot sa bubong to, medyo alanganin eh. Tayong tayo na. Ito, tuloy natin yung mga ano, tarobo. Ito yung finished product natin. Yun, kumpleto na yung ating mga tarobo. Ito. Bali, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang gagawa pala nito, kailangan yung magulang na puno ng kawayan. Yung katulad nito. Ito, tsaka yung mga pako, dapat ganito. Tapos tuyo. Ang tuyo-tuyo. Kasi pagka sariwa yan, may tendency pang mamanat yan pagka nailagay na dun sa ano. Pagka naibutas na dito sa mga pinakakilo o mga rafters, may tendency pang mamanat yan kung sariwa ilalagay mo. Kaya pag namanat, yun, luluwag dun sa ano. Luluwag dun sa butas. Kaya kailangan tuyo-tuyo. Ito. Tapos yung mga magugulang. So ang gagawin natin ngayon, ibubutas yan dito sa mga kilo. Yan, ganyan. Ayan. Ito na yung ating pinaka ano, rafters. So ang gagawin natin,
Lalagay natin tong ano nila, tarubo. Daling, ay, sorry Mac. Dito. Ang gagamitin natin ay ano yung paet? Ito. Paet. 1/2 at saka de uno na pait. Ayan. Ayan gagamitin. Ngayon, lalagay natin to dito. Susukat tayo ng 24 inches dito. Tapos, magmula doon, doon natin ibubutas itong tarubo na to. Ngayon, doon. Tapos silipin natin kung pa, saan yung pinaka ano niya, halimbawa medyo matambok dito o medyo bulok to. Ito yung itaas nun. Ito yung itaas. Ito. Paplantilya lang natin dito. Yan. So, yun na yung bubutasin natin. Patatagusin natin doon sa ilalim. Tapos lalagay natin to. Magung bago pa yung martilyo natin. May tag press pa. Butasan ko na, ayan, lulusot na ngayon to. Ganyan siya nga. Ito. Dito sasakay yung, ano, yung bastidor, dito. Tapos, meron siyang nakapatong dito. Doon iipitin ng alambre ito. Okay. Zero. Ayun. Ang sukat pala na gagawin natin na balangkas ay 3 meters by 3 meters. Bali, nakaganon siya. Bawat isang side, may lima siyang rafters. Kaya lima ito. Lima-lima kabilahan. Bali, sampu lahat. Ayan. So, pangatlo na to. Ito pala, pag mga ganito, tumama ito, tulad nito, tumama sa buko. Ayan. So, dapat ang butas niyan dito. Tumama sa buko. Ngayon gagawin natin, puputulan natin dito para makaiwas siya sa buko. Mahaba naman 'to, ayun oh. Ito. Puputulan natin doon. Ayun. Mahaba pa naman 'to. Eh. Ha ha ha!
Banda muna tayo. Balot. Ay, mga taga Saudi, balot tayo dyan, oh. Sarap. Pagkalakas ng tuhod. Sarap. Sarap eh. Apa? Ulit na lang. Kano yung balot? 14 pesos ha. Sige pa. Ano? Hey, may... Yun. Tapos na yung lima. Itong kabilang lima naman. Ang nabutasan ko. Ipapakita ako sa inyong isang detalye nito. Ito. At sa isa. Kung mapapansin nyo, ito yung pagpaparising ko nyan. Kung mapapansin nyo, mas mahaba yun kesa dito sa isa. Yun, ganito yun. Ito, itong maiksi na to, meron itong CB. Kasi yung gagawin nating balangkas, yung dalawang side may CB yun. Parang ganito. Ganito yun. Oh, parang drawing ng bata, grade 1. Yan, parang ganyan yan. Kaya yun maiksi. Tapos dito, dito may CB yun. Yan, kaya putol yung isa. Hindi siya diretso nakamukha nito. Yun, ganun yun. Ito, bali, sumukat lang ako ng 4 inches magmula dito. Tapos doon na yung tarobo niya. Yun. Itong kabila 24 yan. Yun. Yan, nalagyan ko na yung lima. Yung kapares na lang na lima ulit. Yun. Pangatlo na to, may dalawa na. Yun. Dalawa na yung nalagyan ko na maiksi. Okay. Yun. Last na lang to. Tapos ko rin. Yun. Kalas. Tapos din. So, yan na sila. Bali, susunod na gagawin yan, pagpaparisin yan. Pagpaparisin, tapos dun sa dulo, ganyan. Tutuhugin itong pako dun sa taas. Ganon. Nakaganon. Yan. Tapos, iipitin na lang ng alambre nun. Yung mga kilo o yung mga rafters natin. Yun. Andito ako muli sa bukid sa mga kawayan.
Naghahanap ako ng mga pwedeng gawing pang bastidor. Natapos ko na yung mga pang rafters. Ngayon na ipiprepare ko susunod na yung mga pang bastidor natin. Hanap ko dito, ako dito yung mga medyo maganda. Wala na yung mais, oh. Kukuha sana ako ng talbos ng kamote, eh. Pinagsugahan na ng kalabaw. Yan, oh. Wala na. Kinana na ng mga kalabaw. So ito yung mabakuran ko siguro hanggang dun sa may mga maisan na yun. Yan. Ito ako magtatanim-tanim ng mga gulay-gulay. Mga magugulang dito. Medyo makapal. Medyo mura pa ito. Ito sana, oh. Kaso, grabe naman ang kapal ng tinik. Mapapalaban tayo dito pag titis-tis pa lang ng mga tinik nito, eh. Abuti na ng kalahating araw pagtanggal nitong mga ano nito, mga tinik. Hindi mo masasampa to hanggat hindi mo tinatanggal itong mga tinik nito. Kapal, oh. Wala pang pinugkuhanan to. Basal na basal to. Ayan, oh, daming makukuha sa loob, oh. Hindi ko alam kung alin yung uunahin ko sa trabaho ko. Napakarami kong gustong gawin, kaso kulang yung oras ko, kulang yung katawan ko para ma-accomplish lahat. So gusto kong bakuran muna to. Ayan. Tapos yung kubo na ginagawa ko, yung balangkas, nakatiwangwang din. Naalala ko kasi yung mga puno dito na iniwan ko, may nabawas na, may kumuha. May ilan na lang, oh. Yan sa mga pampoposte ko sa ano, bakod. So yun nga, kulang ang oras, kulang ang katawan. So wala na, tsaga-tsaga na lang. Tatapos din. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kita po tayo sa susunod na upload. Paalam po muna. Magandang araw sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat, lalo ng mga kasamahan ko dyan sa Saudi. Ingat lagi dyan. Shoutout sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna. Bye-bye.